Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good evening. Hello, mic test, hello, mic test. Okay, ba, audio ko? Okay ba? So, kamusta naman kayo dyan? Hello, mic test, hello, mic test. Okay, so, hindi natin. Welcome sa ating pag-alive. Kamusta naman kayo dyan? Sa mga nandyan, paki-comment ka kung nasaan nila kayo dyan. Good morning sa inyo lahat. Paki-comment kung nasaan lugar kayo, nasa Luzon, sa Visayas, so nasa Mindanao. Nasaan ba kayo? Mag-comment nga kayo kung saan, kung nasaan lugar kayo, nasa bansa. Okay ma? Okay? Ha? Ha? Okay, okay, okay. Paki-double check nga. Paki-double check ng audio. Hello, mic test. Paki-check. Hello, 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 mic test. Okay? Good morning, watching from Hong Kong. Awat lang si Gemma. Yan si Gemma ba? Nakita ba tayo Gemma sa Hong Kong? Okay, watching from Riyadh. Pag watching from Riyadh, ilagay mo yan. Tapos, ilagay mo kung saan lugar. Tapos, pagkatapos, bumati ka ng good morning. Ayos sa lingwahe ng lugar mo o ng bansa mo. Ayos pa yan. Lagi mo rin ng bansa. Okay, magaling. Okay, tapos, magandang topic natin ngayon. Magandang topic, tamang pag-uugali. Ano ang kailangan pag-uugali sa ating pag-negosyo? At yan, tinamakan kayo na magaling. Ay, baka madali lang yung negosyo, pero mahirap pagbago ng pag-ugali. Kaya maraming hindi kumikita o maraming hindi tatagumpay kasi sa ugali. Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon. United Arab Emirates, si Josephine Diabo. Sandali lang naman tayo, sandali lang naman tayo. Na, mga musta lang tayo. Mag-update lang ako ng kaganapan what happened sa Hong Kong. Ha? Watching from Pasig Hub, Dream Team International. Ha? Dream Team International ni Bernie. Okay, so yan. Comment kung nasa lugar kayo, kung nasa hub kayo, nasa ang location ng hub. Nasa Luzon, nasa Visayas, nasa Mindanao ba kayo, kung kayo naman nasa abroad, nasa ang parte kayo ng mundo, kayo ba ay alien na nasa outer space? It's Wednesday, okay, it's Wednesday. Medyo, medyo siyempre, medyo panahon para alalahan ng pagkabayubay at paghihirap ng ating Jesucristo. Amen? Hallelujah. Good evening. Watching from Hong Kong, si Maylin. Si Maylin, nakita ba tayo sa Hong Kong? Kayo pinagko-comment ko kayo doon sa aking video. Okay, kung ano nangyari tayo, mag-update tayo. At sige, sige, few minutes, kung nasaan lugar kayo para malaman natin kung nasaan lugar kayo. Kayo ba ay, maganda ang topic na yun. Okay, please do not forget to comment. Siyempre, to react. To react and comment kung sino gusto makapanood. Actually, for beginners to, or intermediate, kung hindi ka kumikita ng 50,000 regular monthly para sa yung module na to. Tamang pag-uugali, baka mali pala ang ugali, makulang ang pag-uugali, tinamaan ka lang magaling, magaling ka yun, yung pag-uugali mo pala. Good evening, Sir Attorney Drew Capitolo, watching from Damam, Daran, KSA, o kay medyo, ilang days na ba? Ang 13 days, ha? Sobrang 13 days, ilang araw na ba ang pag-Ramadan? Ha? Medyo siyempre, busy mga OFW natin. Good evening, Attorney Drew. Ha? 15 days na. Ilan ba yung araw yan? Isang buwan, 15 more days at Ramadan na. Pag-usapan natin, magandang topic ito. Ano ang tamang pag-ugali? Comment muna kayo dyan. Okay, comment muna kayo dyan. I-comment nyo, i-tag nyo yung new distributors nyo na kailangan makapanood habang ikaw ay nanonood na rin ng live natin. Okay, i-tag mo dyan, i-share mo sa FB page ninyo, i-share mo sa GC ninyo. It's time for you to training muna tayo. Okay, hello, Atty. Lu, good evening, watching from Pasig 1, Oasis Condominium. Shout out sa Righteous Harvest. Sabi niya, Jokala. O lahat ba ng new distributors mo, nandito na. Itag mo na rin, kung ang business partners mo na OFW ay hindi pwede ngayon, i-comment mo, itag mo na sa comment section para ma-notify siya na merong existing na tinag mo siya sa ganitong training. Now, watch in Saudi Arabia, Mega Family, Mega Dreamers, Mega Tabay, Coach Raymart Lagrason, Norlin Pamalan, may mga pabati si Norlin. Magandang gabi sa pinakapog attorney na nakilala ko.
Oh, ngayon mo lang nakilala. Pero si Jeronimo, yan na makakapag nakikita sa opisina, magparamdam ka wala ng amoy kape man lang dyan. Itag mo na, Jeronimo, mga downlines mo na nandito. Kailangan natin na pag-usapan. Okay, Dr. Attorney, nice to see you here. Uncle, last Sunday po, Mel de Guzman. Yes, Mel, nice to see you. Ah, nakita tayo, medyo sa Hong Kong. Hey, everyone, it's the morning watching from Abu Dhabi. So, babalik tayo sa Hong Kong. Masarap mag-jura-jura, maglakad-lakad sa Hong Kong. Okay, kaya lang medyo naumay ako doon sa mga pagkain. Ay, grabe. At mag-i-update ko kayo what happened sa Hong Kong. Ano nangyari sa Hong Kong. Para magkikwentuhan lang tayo. It's good morning. Habang nagpaparami tayo, magkikwentuhan tayo what happened sa event ng company sa Hong Kong. Okay, pogi mo, attorney, si Aldo. Oh, ito na ba? Alam mo kailangan. Yung mga papogi mo yung mas kailangan ko ng kape. So, it's Holy Wednesday here in the Philippines. So, sa inyo, iba namang hapon pa lang sa inyo. At pag-uusapan natin, magkalimutan, naitag mo na ba ang new distributors mo? Naitag mo na ba yung sarili mo? Pero you can share this Facebook page, Facebook Live sa world mo para madali mong balikan. Okay? Para ito pagtuturo. Magandang topic natin, tamang pag-uugali. Baka akala mo magaling ka mag-close, magaling ka mag-present, pero simple lang ka pala sa pag-uugali. Kaya hindi ka natatagumpay, hindi ka nakakarecord, o merong hindi tumatagal sa iyo na downline. Tinamaan ka na magaling. Recruit ka na recruit. Tapos nawawala. Kulang pala. Ay, good evening, attorney, through watching from Hong Kong, o si Marites. Ikaw ba Marites, eh, tayo ba yung nakita dyan sa Hong Kong? Okay? Don't forget to react. Then comment kung nasaan lugar ko. So, binabasa ko yan after it. Kung nasaan na sila. Ha? Kung nasaan na sila. Okay? Kung nasaan lugar kayo, downlines mo, etc. Don't forget to react. Misal, ang daming comment. Naabot na 1,000 na comment, pero yung reaction, hindi. Iparami rin ang comment. Mag-algorithm ba? Pero siyempre, bago ang lahat, nakafollow ka na ba sa page? Ang page sa magtagagabay at magtutulong sa'yo sa pag-nenegosya. The brother watching back home from Hong Kong po, kung kasi po, attorney. Sa aming Gretchen, yes, galing from, at pag-uusapan na. So, ganun nga nangyari. So, ang event ng Hong Kong, kwentuhan na lang tayo, tapos na tayo sa module. Ganun nga habang nagkikwento tayo doon. At ganun nga nangyari. So, although yung mga nasa travel qualifiers ng Hong Kong, dumating sila Webes, ako ay dumating the following day kasi hindi naman ako kasama sa travel qualifier. Hindi ako qualified, kundi I did not click. Na-click pa yung 2 years ago pa. Okay, so, mas Hong Kong, actually, this is my first international travel ng 2019. Okay, 2 years talaga, hindi talaga kami travel. Medyo takot pa rin, tapos busy after pandemic. So, Hong Kong was my first international travel. At alam mo naman, nakatawa yung mga first ngayon, mga second, my time report. Actually, nakaplano na ang 3 international travels ko for the year. I'll be going to maybe Japan on June, maybe babalik sa Hong Kong ng July or June. Tapos magkakamit ako ng Italy, punta sa Italy, na Europe ng December. So, medyo. Paano lang? Practice lang ang Hong Kong. Shout out to Attorney Jupiter from Muscat, Oman, si Elizabeth Testacamento, si Aplen Elizabeth. Laging follower natin yan dito sa ating page. Oh, don't forget to share this live. Okay? And tag your new distributors or new members or your leaders. Dito kasi maganda ang pag-uusapan. It's all about attitude. Great day everyone watching from Sweden, ni Norm Fabroa. Aplen, makipakicheck mo nga yung mga ano ko, yung audio ko. Sino nakaano sa live? Okay ba yung ano ko? Baka ako ang napapakinggan nyo, ha? Hindi yung ano, yung sa audio. Okay, so tamang pag-ugali. Great day. So, pumunta yung mga qualifiers sa Hong Kong. Umalis sila ng, kailan sila umalis? Thursday. The following day, hindi naman ako qualified, hindi naman ako travel qualified, hindi naman ako kasama doon. So, dumating kami ng Friday. Kasama ko yung wife at leader ng team ko. Okay, so, dumating kami. 4 o'clock ang flight namin na pinili para... Alam mo naman, tapos kaya lang, na-delay yung sa Cebu Pacific, asahan mo, tinamaan ang magaling yan. Na-delayed ang flight, 7 o'clock. So, imbis na makapamasyal pa kami sa Hong Kong ng gabi ng Friday, gabi na, So, medyo sumakay kami from the airport, sumakay kami ng bus. So, alam ng mode of transportation, sumakay kami ng bus, A21. Oh, memorize kita. A21 ng bus, papunta kami sa Nathan Road. Doon kami nagpunta kasi maraming pasyalan doon. Hindi na sa maraming pasyalan, kundi maraming shoppingan. Doon kami sa heart ng Nathan, sa Chip Chap Soo.
Watching Tatsumi. Watching from Kuwait. At doon nagsimula. So, punta kami sa hotel. Hotel sa Holiday Inn. Holiday Inn hotel, siyempre. Tapos, biglang. Pagkatapos, lumabas pa ba kami? Lumabas kami. Kumain kami, kumain din kami sa labas. Pero talagang, shout out mento pogi mo always, Johnny. Makamaka-shout out si Johnny. Watching from Ama, Jordan, Jennifer. Okay? So, dumating kami ng Sunday. Tapos, umaga, sama kami mga umaga. So, ang first request ko talaga, dahil mahilig ko sa photography, ang first request ko talaga the following day, ay pumunta kami ng asawa ko doon sa Monster Building. Ito yung talaga highly dense building. At ito ay laging, pagdating sa photography, kilala ang Monster Building. Okay? Tapos, ito yung laging pinagsusutingan, inspiration ng movies. So, doon, naglakad, di ba? Naglakad, et cetera, et cetera. Tapos, after that, naglakad. Inamot na lang kami. Pumunta kami sa siyempre sa Pingan. Alam mo, walang kamatayan sa Pingan. Tapos doon kami kumain sa Gateway, sa Marco Polo. Then after that, lahat. Ha? Okay ba? Ha? Andito sa loob. Wala na rin yun. Ha? Hindi po yung boses. Hindi po yung boses. Buo ba yung boses? Ano pa? Andito yung microphone. Puno natin yung microphone. Nasaan yung microphone? Ito, the microphone. Na, hindi ba kita? Hello, hello, Maritos. Hindi kita? Hello, 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 hello. Ha? Tignan mo kung magpapalit yan. Hindi. Okay? Ay po, yeah. Okay, kung si Chiles, Enrique, Torres. Okay ba? Okay ba? Okay, okay. Hindi ko lang nilalakas yung boses ko, pero okay ba? Okay, double check. Can you please type number 4 na kung okay po yung audio ko? Hindi hinakala yung boses ko kasi siyempre, may kapitbahay namin na gabi na. Baka makabarangay ka nito. Can you please type number 4? Number 4, kung okay, audio. Number 4, hello, mic test, hello, mic test. Number 4, number 4. I'll be waiting for your comments on number 4 before you sit sa kwento. Kunting kwento, papunta sa Hong Kong. Malakas naman po, sabi ni Miriam. Oh, Elizabeth is kami, malakas. Okay, number 4. Okay, malakas. Mahina lang talaga. Okay, Joma. Yung naman na magaling. So, yun na. For Thursday, Friday, Saturday, pumunta kami sa ano. Then maybe Saturday, pumunta kami nagpunta sa Master Building sa Hong Kong. O sa mga Hong Kong, magtataka ako. Hindi ako magtataka kung maraming matagal na sa Hong Kong pero hindi pa nakapunta sa Monster Building. Okay? Tapos Sunday, nandiyan ang event, pumunta kami ng event as early as 7 o'clock, umalis na kami para sa preparation sa 10 o'clock na event. Turn out, nang nagsimula yung event natin, ibang 12 o'clock na. Tapos ang daming tao. At saka syempre, naramdaman ko ang init na inyong pagsalubong sa mga nasa Hong Kong. Syempre, ang daming nagpakita ng cellphone. O diba? Parang pakita ng cellphone, nagpa-pictures, siguro doon ko nakita ang impact ng mga audience natin sa Capitology na kahit pa, mayroon pala akong impact sa inyo at parang close tayo. Diba mga kanamalit? Kung mga pang-picture kayo, parang close tayo. So, mamatama ako po, 4 o'clock. Then after that, bumalik na. Sabi ni Doconi, sobrang dami din daw niya in-expect. Okay, namit ko na. Pagkatapos dyan, okay, sa Panda Hotel, minute ko yung team ko, yun ang nag-travel pag from Macau pa, tapos meron na sa Hong Kong, talaga na. So maraming ganun. Namit ko na yung mga team from Macau and Hong Kong. So parang ano, tapos pagkatapos, bumalik na kami sa hotel. Okay, Lunes is for pasyal. So hindi na kami pumunta doon sa Disneyland o sa Ocean Park, sa The Peak. We've been there. So pang ano yan, pang mga bata, siyempre, pang first timer na pumunta doon. Dahil hindi ko naman, parang fifth time ko na ata pumunta ng Hong Kong. Kaya hindi na rin ako masyadong nabigla doon sa mga, hindi ko na pinuntahan yun. Okay, binigay ko na sa iba. Yung wife ko naman, gusto naman talaga niya matulog lang talaga. Pag sinabing bakasyon, ganun talaga kami pag nagbabakasyon. Walang itinerary, walang schedule. Basta kung matulog lang hanggang kailan mo, kung hanggang oras ka magising. Ganun lang kasimple ang araw namin sa Hong Kong. Then sa Tuesday, bumalik na kami dito. Tuesday via Cathay Pacific. Shout out sa mga upline ko sa iba't ibang panel ng mundo. Ang dami na mga upline ni Teresa. Iba't ibang panel ng mundo. I-shout out mo ko saan lugar yan. Okay, tapos kapon, winning top of shot, Mega Farm International sa atin, Nordin. Ah, magpapalag. So yun ang nangyari namin. Tuesday, bumalik na kami. Tapos, siyempre, kumain kami sa masarap. Sarap ang binahin namin kapon. Binahin namin kapon, siyempre, crispy pata. Pagdating na ba, crispy pata, sinigang na hipon. Diba? Tapos kanina, nag-request pa rin ako. Ano, inihaw na yellow pin, tapos talong na inihaw na talong. Diba? Sinausaw ko yung yellow pin at talong sa bagoong na may kalamansi. Parang ang tagal ko sa abroad. Parang ang tagal ko eh. Sandali lang naman ako, limang araw lang naman. Okay?
So yun, magandang event natin, successful sa event. So maganda pag-uusapan natin ngayon. Nasaan lugar na ba kayo ngayon? Kayo ba ay nakapag-comment? Pag-uusapan natin ngayon ang tamang pag-uugali sa pagnenegosyo. Okay? Ano ba ang tamang pag-uugali sa pagnenegosyo? Ano yung pinag-uusapan natin dito? Ito yung tinatawag natin na attitude. Okay, let's go to the basic. Para sa akin, ang attitude is 32%. Listen, for you to become successful, para kumita ka na malaki, okay, meron tatlong bagay na kailangan mong ayusin o gawin para magtagumpay. Number one is attitude. Number two is the skill set. And number three is the application of the knowledge about mindset and the skill set. Okay? 33% watching from Kuwait, si Cindy, i-shout out natin yan. Mag-comment na lang kayo, mag-react kayo sa post. Okay? React ka naman, mag-react ka. Kasi minsan 300 na yung reaction tapos ang daming comment. Don't forget to react. Okay? React, tapos i-comment mo. Sino i-comment mo? I-comment mo yung mga new distributors mo. Hindi man sila makakapanood ngayon, pero at least mananotify yan pag nakatag dito sa ating Facebook page. Number one, number two, you can send this to your GC. Kung may GC ka, may isa o dalawang distributor ka, may GC kayo, send mo to para balik-balikan. Number three, you can post this, share this to your wall, dapat naka-public. Para nakikita ng business partners mo na meron kang business partner na abogado. Hello po, attorney Dumaturo, watching from Abu Dhabi, si Hayden Salazar. Okay, so yun nga sinasabi ko, 33% ng attitude, 33% skill set, and the remaining 33% ay yung implementation o yung action. Kahit na alam mo kung paano mag-present, kahit alam mo kung paano mag-closing, okay, kung yung ugali mo ay hindi talaga, o hindi mo naayos yung ugali mo, mahirap i-implement. Yan. Okay, kahit naman alam mo ng tamang pag-ugali, kahit alam mo naman ng tamang paggawa ng pagnenegosyo, kung hindi mo naman i-implement, useless lang yan. Marami ako nakikita, attend ng training, ang positibo naman mag-isip, pero implementation sabi, hindi ini-implement. So useless din. So basically, para sa akin, sinasabi nila 90% ng attitude, 10% ang skills. Para sa akin, it's 33% ang attitude, 33% ang skill set, o paano gawin yung negosyo, and 33% is implementing what you have learned. Okay, so ano bang attitude? Meron sinasabi, ang attitude is the way we choose to look at this. Ano ba ang tingin natin? Ano ba ang tingin natin sa pagnenegosyo? Ano ba ang tingin natin sa negosyo natin? It's the way we choose to look at things. Pag ang tingin mo sa negosyo natin ay small time, ang galaw mo dito ay small time. Hindi ka magbibigay ng oras, hindi ka magbibigay ng effort, kasi ang tingin mo sa negosyo natin ay small time. So ganun ang negosyo natin. Ha? Kung anong tingin mo, it's the way we choose to look at things. Malaki ang epekto ng attitude. Malaki epekto ng attitude kung paano natin gagawin ang pagnenegosyo. Kasi pag ang tingin mo dito ay, naku, ano lang naman yan, nilabas ko lang naman yan, is 10-5. So dahil yun ang tingin mo, maliit na halaga ang nilabas mo, madali kang bumag-give up kasi hindi mo gagawin yung negosyo. Kasi maliit naman yung nilabas mo, nakuha mo naman yung produkto. Nakita mo ang pag-iisip ng attitude. Okay? Marami. Sabi na nga, a bad attitude is like a flat tire. You cannot go anywhere until you change it. Para daw itong flat na nagulong na hindi ka raw makakalayo kung hindi mo aayusin pag meron kang bad attitude. Okay? Ano ba ang tamang attitude pag ikaw ay nag-nego? Alam mo, ang attitude natin, na-perform yan because sa ating kinalakihan pamilya. Ang attitude natin ay na-perform yan maliban sa pag-aaral, environment. Number three, ang attitude natin na-perform yan kung ano natin yung kung based sa ating mga religious elders or religious belief. Yan ang na-perform ng attitude dyan. Ano pa? Panonood natin sa TV, sa social media, dyan na-perform ang ating attitude. Okay? Dyan na-perform. The question is, yung tamang attitude ba na yan, ay tama ba yan para sa ating pagnenegosyo? Kasi alam naman natin, andaan mo, kasi kung meron kang tamang attitude sa pagnenegosyo, susunod ka. Madali lang magtagumpay sa pagnenegosyo. Ang mahirap kasi ay sumunod. Ang mahirap kasi ay baguhin yung pag-ugali. Madali umaman, pero mahirap baguhin ang ugali. Ay, dako, hep-hep, koray. Maliwanag. Madaling umaman, madaling mayaman, madaling umaman, pero mahirap baguhin ang pag-ugali. Napakahirap. Ang una mong i-develop na attitude, yung tinatawag na rin na good learning and listening attitude. Wala ka alam sa pagnenegosyo, mag-aaral ka, makikinig ka sa sinasabi ng coaches, madali ang negosyo, mahirap lang makinig, mahirap sumunod. Tanong, wala kang alam eh. Maraming dahilan bakit hindi natatagumpay, hindi sumusunod sa coach.
nakita mo, hindi sumusunod sa coach. Kasi bakit? Eh, tingin nila, dahil mataas ang pinag-aralan nila, yung coach nila hindi tapos, hindi sumusunod. Sinisino ang pagkatao, sinisino ang educational attainment ng coach, kaya hindi sumusunod. O kaya nga nakita mo, kung ako yung abogado naman, sumusunod din ako sa coach ko. Nagsisimula pa lang ako sa ganitong klase ng negosyo. Hindi ko inisip na abogado ako. Minsan, kung ano ka sa labas, huwag mong dadalhin sa loob kasi yan na magpapabigat sa'yo sa paggawa ng pagnenegosyo. Una mo i-develop dito ay tinatawag na good learning and listening attitude. Mag-aaral ka. Pag sinabi ng coach mo na mag-aral ka o maganda ng training, wala kang ibang isasagot kundi yes, coach. Marami kasi, nag-iisip ko kasi pag ikaw kasi, kaya mahirap magkameron ng downline na professionals. Kaya marami hindi nagtatagumpay ng professionals. Kasi bago nila sundin ang sinasabi ng coach, alam mo sinasabi nila, pinag-iisipan muna nila kung tama ba ito yung nakausap ng coach o mali. Versus kung ang downline mo ay walang pinag-aralan, professional ka, pag sinabi ng coach mo na ito ang gawin mo, alam mo yung mga hindi professionals, alam mo yung mga hindi tapos, gagawin na lang nila. Susunod na lang sila without any question. Pero pag professionals ang downline mo, pag sinabi mo yan, hindi sinusunod, ano bakit? Mag-iisip muna, mag-a-analyze muna, tama kaya yun? Ang sinabi ni coach, parang tama, pero parang mali. Tinamaan ka na magalang. Sinabing mag-boosting, iniisip, mag-boosting kaya ako? Sabi kasi ni Kwan, hindi muna ako mag-boosting. Eh, sinabi na nga. Ang coach mo ay walang masamang tinapay para tuturuan kang mali, maliwanag. Kasi alam mo kung bakit? Pag mali ang tinuro sa'yo ng coach mo, mali ang gagawin mo, mali ang resulta, apektado si coach. So ang gagawin natin dito, good learning and listening attitude, all you have to do is to follow your coach. Lahat pagtungkol sa pagnenegosyo, susundin mo si coach. Tatlong dahilan bakit hindi mo susundin si coach. Number one, kung ang pinapagawa sa'yo ay illegal, huwag mo susundin. Hindi applicable yung yes mentor, yes coach na yan. Number two, ha? Kung illegal o in violation of company policy. Number two, kung ito ay immoral. Diba, nakita mo? Bawal kung hindi mo susundin si coach. Okay, kung illegal. So, against the company policy, immoral o unethical sa iyo based sa iyong paniniwala, tinama ka na magaling, may paniniwala ka pang hulog, at illegal. All other matters, susundin mo si coach. Pag sinabi umatid ka ng training, yes coach. Pag sinabi mag-invite ka, yes coach. Pag umatid ka ng webinar, yes coach. Wala kang iba sa yes. Kung sa military, sir, yes sir. Di ba sa military, yes coach. Yes sir, yes sir. Di ba obey first before you complain. Maraming napapariwara kasi hindi sumusunod. Yung mga hindi sumusunod na yan, ang diagnosis ko naman dyan, medyo parang hindi sila team player. Pag hindi ka team player, you will not follow the system of your team. Kasi para sa iyo, medyo may pride. O di ba parang anak masusundin? No. Attorney, may sistema ako. May sistema ako kasi ganito. Itong bagay sa team ko. No. Usually ang mga team, nagkakamero sila ng sistema kasi yun ay based sa experience. Based sa experience na kailangan mo sundin. Based yan sa trial and error na may you have the freedom not to obey the system, not to follow the system. Kaya lang baka magtagal ka. Kasi yung sistema ng bawat team na yan, yan ay based sa experience, sa tried and tested system ng inyong team. Ang war, ang predicament o situation ng mga professionals o tao mga mapatitikas ang ulo, ma-pride, di ba? Hindi nila ipa-follow yan. Mag-experiment ng sarili nila yan just to prove na meron ako ganito, just to prove na independent sila, na medyo mas magaling sila. Medyo pwede ka naman mag-experiment ng sarili mong sistema, pero baka magtagal ka. So ano mas madali? You just follow. Kasi walang ibang ituturo sa'yo kundi ikaw ang kabuti mo yan. Okay? Kaya kung ikaw ay nandito, pasalamatan mo yung coach mo, pasalamatan mo yung upline mo, na lagi kang nire-remind na ito ang gawin, itong ganyan. Kahit matagal ka na sa negosyo. Usually kasi, ang gestation period ng new distributor, dapat mga 3 to 6 months lang. Pag new distributor, na naman kung ikaw ay coach, ituro mo lahat sa new distributors mo, ha? Ituro mo lahat sa distributors mo sa loob ng 3 to 6 months. Lahat ng alam mo, ituro mo 3 to 6 months. And after 6 months, pwede ka nang bumitaw ng konti. Tingnan mo kung makakalipad na yung agila kung nakakalipad na. Ha, basta, on the assumption. Misa kasi, attorney, pinabayaan ko na yung downline ko. Bakit? 6 months ka na ito. Hindi. You try to check. Kasi baka yung tao na yon sa ibang tao kasi 3 months, makukuha na yung sistema.
Kasi ibang tao naman makukuha nila yung sistema na tinuturo mo sa loob ng 6 months. Meron namang ibang mga slow learner na may abot nila talaga ng 1 taon, 2 taon. So depende sa tao, depende sa team kung paano ma-absorb. Pero usually, merong timetable yan kung hanggang kailan mo gagabayan yung new distributors. Okay? Hindi, at ulit, sabi mo 3 months lang. No, no, depende sa tao. Depende sa tao. Okay? So yan, yan yung tinuturo. Kaya mag-aaral ka. First 3 months, mag-aaral. Papitik-pitik na lang. Okay, wala mo nang, para sa akin, first 3 months, medyo mild lang ang recruitment. Mild lang. Yung iba naman kasi, pinagbigyan lang ng script, tapos na, no, no, no. Usually, first 3 months, igugugol mo yan sa pag-aaral. Okay? Attorney, 3 months, ang dagal, paano ako kikita? Ang tagal ng attorney, 3 months, ha? Paano ako kikita? Tagal mo na nga sa employment, di ka naman kumita, eh. Tinamakan na magaling. Ay, bakit nung 4 months ka sa college? Sinabi mo ba, anong 4 years ka sa college? Attorney, ang tagal ko na po. Bak sabi mo sa professor, 4 years na ako sa college. Kailangan ko na magtrabaho. Wala namang ganun to, iteng. Ha? Wala namang ganun. Wala namang ganun. Kailangan, wag ka, hindi ka nga naiinip sa employment na pagkatagal-tagal na hindi ka kumikita. Hindi ka naiinip sa negosyo mo traditional na break-even na lang hindi ka kumikita. Ay bakit sa negosyo na pinasok mo 3 months lang, na pinag-aaral ka, ayaw mo pa sundin kasi gusto mo nang mag-recruit para gusto mo nang kumita. Medyo bungol din yan. O, i-comment mo nga yung bungol mo daw. Wag na. Wag mo i-comment yung daulay mo. Ha? Good learning and listening attitude. Wala kang problema. Dapat, tanda mo, mag-aaral ka muna. Anong timetable? Depende sa team. Dapat, ibigay mo lahat ng learnings. 3 months, magpag-aralan mo yan. Okay? See to it. I-monitor mo kung talaga nag-aaral yan 3 months para medyo implementation after 3 months. Okay? So, yan. Okay. Susunod naman natin, yan ang attitude. Sumunod. Ah, mag-aral. Ah, huwag ka nang mag-isip. Sa totoo lang, diyan natatagalan. Analyze ng analyze, tapos biglang napaparalyze kaya hindi kumikita. Okay? So, okay na attitude. Ano pa mga attitude na kailangan mo? Yung paniniwala mo. Okay? Yung paniniwala mo, ayusin mo yung paniniwala mo. Marami kang paniniwalaan. Siyempre, dapat maniwala ka siyempre. Marami kang paniniwalaan. Paniniwalaan mo yung negosyo mo, paniniwalaan mo yung business plan mo. Kasi bakit? Marami na napayaman sa business plan natin, dapat maniwala ka. Sa paniniwala ito, dapat 100% walang duda. Okay? Okay. Sa produkto mo, ikaw ba'y gumagamit? Dapat 100% maniwala ka sa produkto mo. Umiinom ka ba ng produkto natin? Naniniwala ka ba sa company owners? Naniniwala ka ba sa coach mo? Okay? Bakit? Yan ang guardian angel mo, si coach. Maniwala ka 100%. Yan ang binigay ni Lord. Okay? Yan ang para mapasama ka sa negosyo. Without si coach, wala ka sa ganitong klaseng opportunity. Nakita mo? So, dapat pinaniwala mo si coach. merong ang ganito. Ito yung old kwento. Ito hindi na tinanikikwento ng mga old distributor eh. Nagkompetensya sino? Nagkompetensya si isip, okay? Si utak, si puso, at si pet. Kung sino ang pinaka-importanteng bahagi ng katawan. Old story, hindi na ikikwento ngayon, okay? Pero para sa mga new distributors, ito ang kwento niyan. Nagpalinsahan si utak, si puso, at si pet kung sino ang pinaka-importanteng bahagi ng katawan. Sabi ni utak, ako ang pinaka-importanteng bahagi ng katawan. Kung hindi, walang pag-iisip, mamamatay ang tao. Sabi naman ni puso, ako ang pinaka-importanteng bahagi ng katawan kasi pag hindi tumibok ang puso, patay ang tao. Ay, sino ngayon ang ano? Sino ngayon ang hindi importante? Yan. Si puwet ang hindi importante. Malausap si utak at saka si puso. Si puwet daw ang hindi importante. Nagdamdam si puwet. Sumara ang puwet. Nagtampo. Puk! Nagsara. Tinamakan ng magaling 3 araw. Hindi naglabas ng ee. Si puwet. Isang linggo. Hindi nagsara doon. Hindi pa rin naglalabas ng ee. Si puwet. Diba? Kalahating buwan. Isa pa talaga nanghihinig na nagpapalpitit na si heart. Diba? Si puso, si heart ay nagpapalpitin, si isip, nahihilo-hilo na. Isang buwan, nagtampo pa rin si puwet. Talaga naman kinakabahan na ang puso. Talaga naman nahihilo-hilo na si utak. Alam mo, nag-usap si puso at si utak. Sabi niya, naku, lambingin na natin si puwet. Lambingin na natin si puwet. Kailangan na ito, magkamamatay natin ito pag hindi naglabas pa yan. Nilambingan ni puso at ni isip, si puwet, alam mo puwet, sige na nga, ikaw na ang pinaka-importanteng bahagi ng katawan. At narinig ni Pet yun, na siya ang pinaka-importanteng bahagi ng katawan, naglabas na ng uusipin. O anong lesson? Na kahit yung upline mo o coach mo mukhang pet,
Tama, maniwala ka sa kanya. Tingnan mo nga yung apply mo kung makampit. Tingnan mo nga. All but gold. All but gold. Gold. Yan ang kwento ng ating pet. Mag-comment ka nga yung nagustuhan mo yung pet. Mukhang pet ba yung coach na mukhang pet? Oh, tawa kayo ba yung nakapalo sa Facebook? Mag-react muna kayo doon. Minsan kasi dami-dami comment, pero hindi naman nag-react. Mga tinamakay na magaling. Old but good. Baniwala ka, mukhang pet ba yung apply mo? Sundan mo yan. Gusto pa isang kwento? Gusto pa isang kwento? Mga nakapalo na magaling. Maraming kwento doon dyan. Relax lang kayo. O sino paniniwalaan mo? Baniwalaan mo ang coach mo, baniwalaan mo rin yung downlines mo. Kasi bakit? Ikaw binago. Pagkatapos ng paglabasin ng pera yan, ginulo mo ang buhay, sabihin mo sa kanya na naniniwala ka pa. Hindi yung ano, sino ba yung downline mo? Yung mukhang paiwan-ewan. Yung paiwan-ewan. Ay, sino ba nagdala sa paiwan-ewan? Kundi ikaw rin na paiwan-ewan. Maniwala ka sa kapasidad ng downline mo. Kaya niyan. Kaya mahirap magdala ng mga tao sa negosyo, mahirap mag-recruit kasi bakit? Ginulo mo ang mahirap na responsibilidad. Hindi mo papasali ka lang, tapos kikita mo, iiwan mo na. Hindi dapat ganun. Papasalihin mo sila kasi busilak sa impuso na tulungan at turuan at makuha naman ang kanyang mga pangarap. Ang goal mo dito hindi maging successful. Ang goal mo dito ay maging part ka ng success story ng mga downline mo. Pamanag? Ayun. At sino pa paniniwalaan mo dito? Siyempre, paniwalaan mo na. Paniwalaan mo lahat, pero huwag mong kakalimutan paniwalaan mo yung sarili mo. At tandaan mo, 100% dapat hindi. Pag 99% ang tiwala mo sa kumpanya, pag 99% ang paniniwala mo sa kumpanya, business plan, o 99%, delikado ka. Dapat all throughout, dapat 100%. Wala kang duda. Kasi yung 1% na yan, yan ang magbibigay sa inyo ng kakainin yan. Okay? Oh, so sobrang ganda. Thanks, good morning, Patone. Okay? So, ibig, dapat 100% naniniwala ka na kaya mo. The greatest challenge is the internal battle inside. But dapat, pag sinabi ng isipan mo, kaya ko ba to? Sabi ng kabila, kaya, parang hindi. Kaya ko ba to? Parang hindi. O, delikado ka na kasi bakit 50-50 nagdadalawang isip ka na. Dapat isang isip lang yan na kaya mo magtagumpay dito. Kaya pag sinasabi mo, parang hindi ko kaya, parang tinatamad ako. Naku, delikado yan. Yan yung mga kumako, yung mga 1% na yun, nagiging 2%, 3%. Dapat all throughout, 100% naniniwala ka. Believe in yourself that you are great. Believe in yourself that you will become successful in this business. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na magiging successful ka sa negosyo ito? Comment mo nga dyan. Naniniwala ako. Naniniwala ako. Comment mo nga dyan. Maniwala kayo kahit bungol. Maniwala kayo kahit bungol. Kaya may mga aralin para mawala ang pagkabungol. Tinamaka. Wala ka man tulungan. Yes, mag-comment na kayo dito kung naniniwala ka. Mag-comment. Naniniwala pa ako na magiging matagumpay ako dito. Comment. Okay. Alam mo kung bakit? Maniwala ka. Sa simula pa lang, maniwala ka na winner ka dito. Tama, dapat winner ka. Ito na naman. May kwento na naman. Old but gold. Ito yung mga gold class. Okay. Alam mo kung bakit maniwala ka? Kasi milyon-milyon similya ang naglaban-laban. There are 30 million similya naglaban-laban sa isang egg ng nanay mo at ikaw ang pumunta sa egg at nabuhay ka. So, ibig sabihin, champion ka. Tinalo mo yung mga future Freddie Mercury. Tinapo yung mga future Olympic gold medalist. Tinalo yung mga future Nobel Peace Prize winner. Sino, ikaw ang lumabas. Tinan mo yung sarili mo. Tinalo mo kaya winner ka, champion ka, maniwala ka sa kakayahan mo. To conquer others great, but to conquer yourself is even greater. Ito yung kwento. Tara mo, old. Wala kami pagkat kundi mga old and motivation to. Kasi sa mga bagong distributor, hindi yan. Okay. Merong garapon. Ha? May garapon. Yung garapon na yan, ang daming garapata. And the garapon, watching from Switzerland, Richard Toledo. So, bias. Alam mo yung garapata? Hindi. Alam mo yung pulgas? Alam niyo yung pulgas? Mag-comment ka kayo, mag-comment ako. Yung pulgas yung nasa aso na tumatalon-talon ng gano'n, yung plea. Okay, plea, pulgas. May isang garapon, punong-puno ng pulgas. May takip yung garapon, transparent. Talon ng talon yung pulgas, siyempre tumatama yung ulo nila sa plastic cover. Tumatama sila sa plastic cover. So, ang ginawa ng pulgas, after 3 weeks,
nung alam nila na hindi sila makakalampas sa garapon, ang talon nila ay parang hanggang dito lang. Kasi nakita ba? Parang hanggang dito lang. Hindi na nagtatouch yung head doon sa cover na plastic ng garapon. Hanggang doon lang. Hindi hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang. After a month, yung mga scientists, tinanggal yung plastic cover. Pero surprisingly, kahit wala ng plastic cover, ha, yung garapon, hanggang doon pa rin yung taas, yung talon ng pulgas. Why? They perfectly set their mind na hanggang doon lang ang talon nila kasi may cover na yung garapon. They perfectly set their mind na hanggang doon lang ang talon kasi tingin nila hindi talaga sila makakalabas kasi may cover ang garapon kahit wala ng cover. What? Para magtagumpay ka dito sa negosyo ito, dapat hindi ka mag-utak pulgas. Dapat huwag kang mag-set ng limitation sa isip mo na kaya mo rin magtagumpay sa negosyo dito. Kasi bakit? Maganda ang negosyo, maganda ang community, maganda kasi tulungan dito. Okay? Yung pulgas ng aso. Okay? So yun na. Ang dami natin ng motivation. Okay? Ano pa ang gagawin mo dito? Maliba sa paniniwala mo 100%, syempre yung commitment mo na gagawin mo. Ano ba yung commitment? Ang commitment, you have to give up something. Same level of opportunity but different levels of commitment. Same negosyo, empowered consumerism, but different levels of commitment. You have to see, you have to give time and effort. Tanong, ano ba ang commitment mo? Gagawin mo ba ang negosyo hanggang talagang whatever it takes? Gagawin mo ba talaga ang negosyo o dahil nandiyan lang yung jowa mo, nandiyan yung asawa mo, nandiyan yung crush mo? Mababaw. Meron dito ang commitment nila mababaw pang 6 months lang. Pag hindi ako kumita ng 6 months, nagbibigay ng timeline. Pag hindi ako kumita ng 6 months, tapos na ako sa pagne-negosyo. Ah, hindi, ayoko na. Bakit nagbibigay ng deadline? Big time na negosyo. Alam mo kasi bakit? Gawin mo ang negosyo long term. Gawin mo ang negosyo. Do not compare yourself to others. Kaya ka nape-pressure kasi you are comparing sa iba. Diba? 6 na buwan ka pala. Kinukumpare mo na sarili mo sa 6 na taon. Kinukumpara mo yung cheque mo sa 6 na taon. Anong klase yun? Hindi ganun. Ang commitment is gagawin mo whatever it takes. Diba? Para nagpakasal kayo. Para nagpakasal kayo. Kunyari, sinabi sa inyo, kunyari, mag-asawa kayo. Ang sinabi sa inyo ng asawa mo, tinanong ka ng asawa, mamahalin mo ba ako habang nabubuhay? Sagot ng asawa mo, I will try. Ano mararamdaman mo? Kinasal kayo tapos I will try. Hindi ganun. Mababa ang commitment. Sumunod, tinanong ko ng asawa mo, mamahalin mo ba ako habang buhay? I will do my best. Hindi rin sapat. What if the best is not good enough? Pangatlong tanong, tinanong muli asawa, mamahalin mo ba akong buhay? Ang sabi niya, I will love you till death do us part, whatever it takes. O, diba? Ganyan ang tamang commitment. Iba ang interesado sa committed. Ang interesado, gagawin mo lang kasi interesado ka lang. Okay? Pag committed ka, hanggang kailan, hanggang magtagumpay. Hindi basihan ang cheque para hindi ipagpatuloy. Pag kumihina ka, wala ka naman pakain. Pwede ka naman magkana. Diba, gagawin mo lang, you can do this part-time. Pero huwag kang aayaw. Pag umayaw ka, totally talo ka talaga. You can slow down. Pag napagod ka, pwede ka magpahinga. Pero huwag ka lang hihinto. Tandaan mo, kasi dito, pwede talaga umaman dito sa empowered consumer. Never quit until you become successful. Sinasabi, never quit until you become successful. Never stop when you are tired. Stop when you are done. Okay? Ikaw ba? Yan ang commitment natin dito sa negosyo. Maraming madaling sabihin na committed ako whatever it takes. Pero nagka-problema, hindi mo makibot. Tandaan mo ha, okay ka pag may chine-cheque ka, committed ka. Pero ang true test of commitment ay yung mga pagkakataon na wala ka ng kinikita. Diyan malalaman ang test ng commitment. Tama? Gagawin ko, parang ang buhay, di ba? Hindi lang pinayagang pumunta sa Hong Kong, nawala na. Nasa na commitment. O, di ba? Medyo lip service din kasi talaga. Kaya ingatan nyo, iba-ibang talaga, marami dyan eh. Pag chumicheke, committed. Pero ang true test of commitment is pag may problema ka na, pag wala ka ng kinikita, nagsalimbayan ng problema sa pamilya, dyan malalaman ang true test of your commitment sa pagnanegosyo. Ha? Maraming ipapadala si Taning. Maraming ipapadala si Taning para mawala ang commitment mo. Pero tanong hanggang saan ka? Are you committed? You are not only committed to the business, but you are committed to a good life. You are committed to your dreams na ayaw makuha ito. Ha? Kailan makuha? 5 years, 6 years, 10 years. Depende sa tao. Depende sa takay, bilisan mo na yung pag-aaral. Kasi minsan, sinasayang mo yung oras ng maghapon. Bilisan mo na. Kasi habang tumatagal, diba, bilisan mo na, hanapin mo na yung mga tao na magbibigay sa'yo ng lesson. Kasi kaya hindi ka pa kumukuha, nakakakuha ng tamang tao kasi hindi ka pa natututo. At yung lesson na matututunan mo ay nasa mga tao na makukuha mo. Ay, ang tagal mo makuha yung tao na magtuturo sa'yo ng lesson.
Kaya hindi ka pa ready, tinamakan ng kanya. Okay? Sa akin, oh, naliwanag. Sabi sa akin, ato nito magtulog sa na ako sasali, ipakita na namin na milyonaryo ka. Hindi mo kung makita. Huwag mo kong masulihin. Okay? Pag gano'n kasi, hindi maghanap ka ng tao interesado. Maghanap interesado. Okay? Pag na problema yun, iba, sumama na sa problema. Yeto, sumama na sa problema. Okay? So yun. Okay, so ano mo gagawin natin? Meron ano? Ito yung kwento ng rabbit. I'll give you the old classic story of the Fox and the Rabbit. Alam mo yung Fox and Rabbit? Yung kuneho at saka yung lobo. Okay? Ito, this is the best example. Okay, sabi nung rabbit, nag-uusap-usap yung mga lobo. Alam mo yung lobo? Yung fox. Sabi ng fox, alam mo, ang tatanghalian ko mamaya, yung kuneho na yun. Nakita, sabay, may puno na yun? Sabay, kuneho na yun. Yun ang tanghalian ko mamaya. Alas 10 ng umaga yun, ha? Yan! Sabi, yabang mo naman, oo, yung rabbit o yung kuneho nandun sa may puno na yun, yun ang tanghalian ko. Ay, nakatrayo yung tainga ng kuneho. Narinig yung kwento, ako palang tanghalian ng mga damuhong rabbit to. So, hinabang ngayon nung fox, nung lobo yung rabbit, talaga ikot, alas 11, alas 12, hindi maabot yung kuneho. Ala una, alas 2, napagod na, hindi pa maabot yung kuneho, hanggang makalabas, makaalpas, o maka-escape yung kuneho. Kinakantsawan ngayon yung lobo na magaling. O ano, yabang-yabang mo, sabi mo, ang tanghalian mo yung kuneho. O bakit, nasaan na ngayon? O nga, sabi ng kuneho, sabi nga ito, narinig ko, ganito, sa kwentuhan niya, ang bilis tumakbo ng kuneho. O ano, yabang mo, wala ka yan. Hindi niyo ako naintindihan. Kaya pala, alam mo, kaya mas mabilis ang takbo ng rabbit kaysa sa akin. Kasi ako tumatakbo lang para sa pagkain ko ng tanghalian. Yung rabbit, mas mabilis sa akin kasi tumatakbo siya para sa kanyang buhay. O tanong, sino ka sa kwento? Ikaw ba yung lobo o yung kuneho? Paano mo ginagawa ang negosyo ng empowered consumerism? Para sa pananghalian mo lang ba? Para sa hapunan mo? Para sa pang-isang linggo? O ginagawa mo ang negosyo ng empowered consumerism para sa panghapang buhay mo na magandang buhay para sa iyo at sa iyong pamilya? That matters ang commitment. Hep-hep! Okay. Okay? Huwag kalimutan maging positibo kasama sa patamang pag-uugali. Bilis natin, ha? 42 minutes. Kasama sa tamang pag-ugali, magiging positibo. Ang pagiging positibo, tandaan, you cannot have a positive life if you have a negative mind. Nasa taong kasama, kung magiging positibo, kaya ingatan mo yung mga taong kasama mo. Diba? Pag hindi positibo yan, delikado ka. Dapat mula sa pag-iisip, mula sa sinasabi at ginagawa, dapat puro positibo. Pag umaga mo pa lang, diba yung klasiko, pag umaga pa lang, batiin mo sarili mo sa salamin, good morning, millionaire. O, diba? Sabi mo, good morning, millionaire. Sino pa ba ang gumagawa at nagtuturo ng ganito? Ha? Sino pa ba ang gumagawa nito? Batiin mo sarili mo, face your mirror, sabihin mo, good morning, millionaire. O, diba? Sarap mo na yung bintana kasi paglabas mo, patiin ka ng kapitbahay mo, good morning, millionaire. Akala mo, millionaryo ka na. Nakikita ka pala nila na kinakausap yung sarili sa salamin. Dapat siyang sinisip, sinasabi at ginagawa, meron. Classic. Ha? Hindi yung mga kanta, ingat ng kanta. Dapat, ang kanta mo dapat ay yung, hindi yung lobat ka na, parang kanta mo pa, parang di ko yata kaya na sa'yo ay nagwala ka. Paano kaya yaman kung parang hindi ko kaya? Dapat ang kinakanta mo dapat ay mga, we are the champion, my friend. O kaya yung unti-unting mararating kalangitan at between us. Grabe, naalala ko pa. Naalala ko pa yung mga binabagsak. Ang grabe. Trust the process. You trust the process. You trust. There's a gestation, meaning there's a period for everything. Ano yung gestation? Yes. Yung parang ang bata, 9 months at sinapupunan. Ang gestation period niya is 9 months. Yung bamboo, 7 years bago umusbong. Ang carrot, 6 months. Bago lumabas, 6 months yan. May kanya-kanyang gestation. Depende sa'yo kung ano ang gestation period mo dito sa pagnanegosyo para umaman ka. Okay? So, wag kalimutan, focus. Wag kalimutan, focus. Mag-focus ka. Ito ang pinakamahirap, maging consistent at maging focus sa pagnanegosyo. Okay? You focus on the price.
not on the pain. Ako tumatakbo dati ako ng marathon. Pag tumatakbo ako ng marathon dati, may pinatawag na wall. On 25th kilometer, 30th kilometer, masakit na yung paa ko. Pero alam mo ba, pag nakatapos ako ng marathon, medal lang. Ano magkano yung medal? 150 pesos na yung medal eh. O, diba? Pero bakit? Pero pag pagdating ng wall ko sa marathon ng 33 kilometers, 34 kilometers, talagang magang-maga na yung paa ko, yung tuhod ko talaga, hindi ko may takbo, pero hindi ako doon nakafocus. Nakafocus ako sa finish line ko, saan makukuha ko yung medal na kahit mura, iba ang finisher ng marathon. What's the point here? Ha? Kung anumang problema ang dumating, tanda mo, kung anumang problema, kung anumang rejection, kung anumang problema sa pamilya, sa paghataw, tuloy ka lang. Kasi bakit huwag kang nakafocus diyan sa hirap at masakit na mga ganyan, ang nakafocus ka yung price pag ikaw ay natagumpay sa Empowered Youth Humanism. Ano yung price na yun? Magandang buhay pag ikaw at yung pamilya. Maraming oras sa pamilya, makakauwi ka na sa Pilipinas for good. Ha, doon ka nakafocus. Huwag ka makafocus sa problema mo. Sa apply mo, ka nakafocus sa problema mo kasi bakit nawala ka. Huwag ka makafocus dyan. Part yan, always focus sa solution. Pag marami kang problema, huwag mong isipin yung problema. Huwag mong bigyan ng maraming oras ang problema. Ang bigyan mo ng oras ay ano ang pwede ng solusyon sa problema mo to. Kasi the more you focus on the problem, the enlarge ang problem. Dapat you focus on the solution. Okay? So focus. Ito ang last kwento. Classic. May ganito sa focus. Ang tinuturo ko sa inyo mga classic na kwento, storytelling sa focus. Ito yan. Ito yan. Daanan naman ka. Yes, but padayon lang. Okay, ito. May kwento ganito. May aeroplano. Ikaw ang bida dito. Ikaw ang bida. O kaya si Raymond ang bida dito. Ngayon, bida. Sumakay ka sa aeroplano. Sumabog yung aeroplano. Patay lahat. Maliban ikaw, o bida ka dito. Tinamakan mo ka din. Sige ba ng bida? Yes. Happy blessed holy week. Di sumabog. Si Raymart lang ang nabuhay sa ano. Sipin mo, sabog. Patay lahat ang lamang aeroplano. Si Raymart papunta ng Hong Kong. Sumabog ang aeroplano. Patay lahat. Si Raymart lang ang, na, si Raymart lang ang nabuhay. Kaya lang napapunta siya saan? Sa isang island. Mag-isa lang doon si Raymond sa isang island. Idabot siya ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Talagang payat na payat si Raymond. Kulang pinang-ahaba ng balbas. Huwag ka magalala. Bida ka dito, Raymond. Hello, after 3 months, ito si Raymond. Naramdaman niya ang tawag ng laman. Gusto mo ka-MG yata? Si Raymart, lalaki, binata, 3 months, tigang na tigang, nakaramdam ng init ng laman. Sabi nila, ang bambira, ano ito nararamdaman ko ito? Ang ginawa na Raymart, pumunta sa pusod ng island. At nakakita si Raymart ng baka. Sinukat ni Raymart. Mataas yung baka. Kumuha, nagtayong talaga, nagpanday pa siya ng bangko para patungan. But every time, kasi ang intention talaga ng Raymart, tirahin yung baka talaga. Okay? So, habol niya yung baka. Habol yung baka. Ha? Kwento lang ito. Habol yung baka. Every time niya, ilalagay niya yung patungan niya at medyo, alam mo na, gagawin niya rin yung gusto niya gawin sa baka. Tumatakbo yung baka. Habol na naman si Raymond. Habol na naman si Raymond. Nung huminto na yung baka, nilagay na naman yung patungan ng paa niya para, alam mo na, tirahin yung baka. Eh, tumatakbo na ng baka. Nakatatlo, apat, limang beses. Nang tumang nakakatalak mo yung baka, alam mo sabi ni Raymart? Alam mo sabi ni Raymart? Hindi ko na kaya. Hayaan mo na lang. Hindi para sa akin yung baka niya. One day, ha? May sumabog na aeroplano. Patay lahat. Patay lahat. May isang nag-survive. Bigyan mo ako ng artisin ng survive. Sino ka? Saan na luma na sa inyo? No? Wala na ba ibang... Wala na ba ibang ano? Artista? Sino artista? Sino ang gusto mong artista? Layman? Yung paborito mo? Yeah. Ha? Yan, Conception. Ha? Wala kang artista? Wala. Sige, magbigay ka nga isa po. Sino ang pinaka-sexy artista? Magtina mo sa comment section. Sino ang pinaka-artista ng sexy? Ha? Sino ang sexy? Yen. Ha? Yan Santos. Kailan mo sa Yan Santos? Sexy si Yan Santos? Yeah. Okay. Ito, magpapatuloy. Sumabog aeroplano, patay lahat. Kaya lang nabuhay si Yen Santos. Ayos! So, ang ginawa kayo ni Raymond, inalagaan si Yen Santos. Pinunasan, pinaliguan, sinubuan ng mga mainit na pagkain na sabaw.
after 3 days, nagkameron ng malay si Yen Santos. Ayos ba na yung mark? Okay, sabi ni Yen Santos, pagbukas ng mata ni Yen Santos, sabi niya, anong pangalan mo? Sabi ni Raymart, Raymart po. No! Hindi na! Raymart po. Alam mo, sabi ni Yen Santos, Raymart, utang ko sa iyo ang aking buhay. Ano man ang hilingin mo, ibibigay ko. Asas! Sabi ni Raymart, hindi naman po. Katungkulan ko pang tumulong sa nangangailangan. Sabi niya, hindi Raymart. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ano man ang hilingin mo, ibibigay ko. Asas! Binalong na Raymart niya kasi na. Sabi niya, so pumunta si Yen Santos at si Raymart sa gitna ng gubat. At nung nakita ni Raymart yung baka, pinakapitan ni Raymart yung baka kay Yen Santos at tinira ni Raymart yung baka. Bakit? Kasi si Raymart nakafocus sa baka. Ngayon, tanongin kita. Kaya nakafocus sa negosyo o kay Yen Santos? Yan ang kwento ng ating focus. Maraming distraction para magtagumpay. Tatanggalin nila ang focus mo para hindi ka magtagumpay. Para mga agimat ngayong Good Friday. Pag gumukuha ka ng agimat, ang kwento ko sa amin sa puso ng saging, di ba? May alas 12 ng gabi, lumalabas ng mutya. Pag nakangangangalan, marami mga maligno na susubukan ka kung karapat-dapat ka. Ganun. Ma-autofocus ka. Susubukan. Marami ipapadalista din. Susubukan kung karapat-dapat ka magtagumpay sa negosyo ng empowered consumerism. Okay? Ay, grabe. Yun na tayo. Ha? Ang tamang pag-ugali, tamang attitude, paniniwala, commitment, focus, tandaan mo at being positive sa pagnenegosyo. Okay? Ay, naku, Diyos ko. Ikaw ba yung may tanong? Watching. May mga tanong ka ba? Kung wala ka ng tanong, di, dyan mo na tayo. Don't forget to follow my page. Okay? Ang alamat ng baka attorney. Sabi ni yes. Watching for question, Ed Malin. Yan. Tapos na mo tayo sa atin live, ha? Don't forget to comment now, to react, to follow my page, to comment your distributors, to share this. Ito ang magandang attitude natin. Idol ko na si Raymart attorney. Papakilala ko sa inyo si Raymart. Yeah. Okay, kung wala lang tanong, may tanong ba kayo naisipan dyan? Mga tinamahan kayo na magaling. Okay, thank you so much, Mandor. Tapos na tayo sa tamang pag-ugali. Sana marami kayo natutunan. Okay, dito sa ating pagnegosyo, pwede nyo itong i-review at panoorin muli. Okay, ito yung likod si Atty. Lulong na nagsasabing ang buhay ay parang kape, minsan matamis, minsan mapait. Pero ang mahalaga, meron tayong pagkakataon na ayusin ang tipla na naayos sa ating panlasa. Thank you and good morning sa inyo lahat. Happy Holy Wednesday. Let's enjoy the weekend and the Holy Week. Time to reflect. Time to think, to say thank you to the Lord who saved us from our sins. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, bye-bye.